Hello everyone, this is Nurse Annie again and welcome back again to my channel. And as usual, to those who are new here on this channel, thank you very much for tuning in. And if you haven't yet, please do hit that subscribe button and let's connect. So this is the second part of the topic, what are the differences between Philippines, Middle East, and US with regards to work and work environment as a nurse. So if you are interested on this topic, then keep on watching. Okay, so kumusta na naman po tayong lahat dyan mga friends? Sana po ay okay pa rin po tayo as usual. Medyo mahina lang po ang boses ko ngayon kasi natutulog po ang aking Junaris. Kaya pagpasensyahan nyo na. Kung mamarapatin nyo lang po, lakasan nyo lang po yung mga volume ng inyong mga cellphone o mga laptop or whatever device you are using to watch this video. Pasensya na po. Okay, so let's just get on straight to the topic. So the first thing I'd be sharing with you is the training or the pre-clinical orientation, yung orientation po natin bago po tayo mag-start ng trabaho. So sa Philippines, nung mga panahon namin, points parang tagal na eh, no? Mga few years ago, hindi ko na actually masyadong maalala exactly if how long it took us for the orientation before we actually went to the floor. Pero parang few days yata yun. Basically, you will be learning about the hospital policies and procedures, skills and competencies, tapos sabak na kaagad sa floor. Ganun yun noon sa St. Luke's nung nag-orientation kami. Sa Middle East naman, parang wala ngang orientation. I mean, parang ano ang nangyari noon, dalawang araw yata o isang araw, tinour kami sa buong Abu Dhabi talaga. Tinour kami ng HR, ng human resource staff. Tinour nila kami sa buong Abu Dhabi, nag-dinner kami, yun ang maalala ko talaga. Pero with regards to work, parang sabak ka kaagad talaga sa floor. Parang may 2 months na preceptorship. So, kasama mo yung preceptor mo within 2 months. Tapos, in between, nag-schedule sila ng mga skills day para attendan ng mga bago para sa mga skills and competencies ng hospital, diba? Ganun yun. Ganun ang maalala ko sa Middle East. I'm not just so sure talaga exactly. Parang tagal na nun talaga. Pero parang ganun ang naaalala ko, parang sabak ka kaagad sa floor tapos 2 months orientation or 2 months preceptorship, tapos yun, mag-start ka na sa work after ng preceptorship program. Dito naman sa Amerika, bago ka pumunta sa ward, merong 2 weeks or more pa yata orientation na parang basically classes. Every day yon, Monday to Friday, 8 to 5. Kaya kailangan maaga ka talaga na basically mga lectures yon about the hospital policies, about the regulation. Siyempre, ituturo din doon sa classes na yon yung mga different competencies and skills ng isang nurse. Katulad ng BLS, ACLS, basic dis, lalo yung basic dis na ho, ilang araw na lecture talaga yung basic dis na yan. Tapos, syempre, may mga araw na ituturo sa inyo yung computer system ng ospital at saka yung mga medication dispensing and administration system. Ganun, lahat ng mga system ng ospital na ginagamit. Syempre, they would expect na parang hindi tayo masyadong familiar sa mga ginagamit nila dito sa Amerika. Kaya, iti-train talaga tayo. Pero, tapos, syempre, kasama na dyan ang mga lectures, and more lectures. Napakadami nilang dinidiscuss talaga lahat ng policies and procedures ng ospital with regards to codes, yung mga different codes ng ospital, end of life, mga palliative, lahat, communication, mga insurances, yan, ididiscuss yan sa mga lectures ng orientation, mga retirement plans, naku, lahat yan ididiscuss talaga sa 2 weeks orientation na yon.
So pagkatapos ng 2 weeks period na classes na yun, puro classes talaga, edi pupunta ka na ngayon sa floor. Yung sa floor naman, yun yung preceptorship mo naman. More or less, mga 2 months. Merong more, merong less. Sa akin yata, maalala ko parang 1.5 months lang mag-isa na ako. Kaya meron namang iba na nadadagdagan yung preceptorship period nila. Merong iba na parang ako na sinushorten. Meron din naman na saktong 2 months lang, parang ganun. Hindi ko alam lang kung pare-pareho, pero parang ganun ang preceptorship ng ospital. So, punta naman tayo sa skills renewal. Sa Philippines, parang, if I'm not mistaken, parang wala. Meron lang talaga yung yearly na kailangan mong attendan, yung fire drill na sinasabi nila. Fire drill, every year yata yun na ginagawa ng St. Luke's talaga. Kailangan mong attendan yun every year, if I'm not mistaken. Pero other than that, parang yung mga skills, parang walang renewal. Sa Middle East naman, random lang yung renewal ng skills competencies. Parang mag-schedule lang sila ng mga skills day, random days of the year, tapos a-attend lang kayo doon. Dito naman sa Amerika, ang skills competency renewal is twice a year. Every year talaga kailangan ma-renew, pero twice a year talaga. Ano yan? April at saka October. Meron talaga yung skills day. Skills day talaga yan, April tsaka October. Kailangan mong attend on one of those depending on your hire date. So, i-inform ka naman ng clinical educator, kaya yung manager, kung alin sa mga yun ang a-attendan mo. Merong ilalagay yung listahan yan eh, kung kailan ka a-attend ng skills day, either by April or either yung sa October na skills day. Kasi twice a year yan talaga ginagawa. So, punta naman tayo sa practice differences in terms of skills that the nurses are allowed to do. So, sa Middle East, parang my gosh. Sabi ko nga sa previous video ko, sa part 1, halos lahat yata ginagawa ng nurse. Lahat from nursing care, lahat na yan, IVs, trach care, suctioning, breathing treatments, Diyos ko, lahat na, drains, lahat na yan, lahat talaga. Nurse ang gumagawa niyan sa Middle East. Tatawagin na lang yung RT kapag talagang hindi mo na kaya. Pag talagang ginawa mo na lahat ng makakaya mo pero wala pa rin epekto yan, doon mo tatawagin ang RT ngayon para tulungan ka. Pero dito sa Amerika, ang difference naman is lahat ng mga respiratory issues, yan, gawain ng RT yan. Imagine, pati pagbibigay ng mga breathing treatments, I mean pati inhalers, puffs, nebulization, diba sa Middle East tayo ang gumagawa niyan? Pero dito, my God, tawagin mo lang ang RT. Halimbawa, yung BiPAP, sila ang nagmamanage niyan, CPAP, lahat, high flow, lahat ng mga respiratory issues sa RT, lahat ang gumagawa niyan. Another thing, another practice difference is dito sa Amerika, may mga IV teams, may mga PIC teams, yan, mga nurses ang gumagawa, trained nurses ang gumagawa ng mga yan. Yung mga rapid responders, sila ang naglalagay ng IO, intraosseous, yan, mga ganyan. Dito sa Amerika, may rapid response team talaga na yun lang ang trabaho nila. Kasi diba sa Middle East, parang pag nagtawag ka ng rapid response, ang pupunta mga nurses ng ICU, mga ganun, diba? Pero dito sa Amerika, meron talagang rapid response nurse na duty every shift. Kaya kapag tumawag ka ng rapid response, syempre siya yung pupunta, kasama na yung mga RTs, kadamihan mga RTs, mga RT, respiratory therapist, yan ang mga ano ng rapid response. Pero meron talagang rapid response nurse every shift talaga na nakatoka doon. Hindi nga kagaya sa Middle East, sabi ko na mga nurses ng ICU, mga ED, ganun, diba? Pero dito meron talagang rapid response nurse na yun lang talaga ang trabaho niya. Those are
some of the practice differences between US and Middle East. Hindi ko na nga masyadong kabisado ang Philippines, kaya wala akong nabanggit. So, punta naman tayo sa extra nurse responsibilities, katulad ng mga audits, mga ganun. Sa Philippines, hindi ko masyadong maalala talaga kung may mga audits doon. Pero kung meron, manager yata o kaya yung mga assistant manager ang gumagawa. Sa Middle East naman, syempre, may mga committees yan. Every audits, may mga committees talaga yan. Kaya kumukuha sila ng mga nurses each unit. Kaya sila ang gumagawa ng mga audits. Minsan nga, pag off mo, pupunta ka pa doon para lang mag-audit, di ba? Kapag member ka ng committee. Dito naman sa Amerika, ang mga audits na ganyan is charge nurses ang gumagawa. Tsaka mga managers, yan, sila ang gumagawa niyan. Hindi ko lang alam ha sa ibang ospital o sa ibang state, pero dito sa ospital na pinanggalingan ko, ganun. Okay, so ang panglima, gaano ba ka-independent ang nurse in terms of patient care? Kapag iisipin ko talaga, parang mas independent ang nurse dito sa Amerika talaga. Kasi katulad halimbawa ng mga nurse-driven protocols dito sa Amerika, marami yan. Mga Foley catheter insertion, mga skin, yung mga wound cares, yung mga cautis, yung mga catheter-associated infections. May mga protocols based on that. Halimbawa, magbigay ako pag ginawa mo yung assessment mo, nag-assess ka sa patient, tapos yung Braden score niya, 16 or less. Meron kang nasa protocol, as a nurse-driven protocol, pwede kang mag-order ng wound care referral, parang ganun. Another example, yung sa Foley catheter insertion, kapag halimbawa, nag-develop ng retention, urinary retention ang patient, parang may nurse-driven protocol na mag-start ka ng straight cath. Syempre, i-bladder scan mo kapag mas madami sa ganitong amount, depende sa hospital policy. Kapag mas madami sa ganitong amount, pwede kang mag-straight cath, parang ganun. Tapos pwede kang mag-straight cath ng ilang beses bago ka pwedeng mag-insert ng Foley catheter. Yan, tignan ninyo ang mga policies ng inyong mga ospital, may ganyan po. Another example is yung mga MUSE, yung mga sepsis work up. Halimbawa, kag ang MUSE is 5 and above, merong nurse driven protocol na pwede kang mag-order ng sepsis protocol para ma-implement yon. Yan, mga ganyang bagay ang naiisip ko kung bakit parang mas may independence talaga ang nurses dito sa Amerika. Kasi pag sa Middle East, syempre kailangan mo ng order, doctor, pa-order po ng ganito, i-refer mo yung ganyan, tapos mag-order sila. Dito, may mga nurse-driven protocols talaga na katulad nga ng mga nabanggit ko. Kaya, yun nga, parang naisip ko na mas may independence talaga in terms of patient care dito sa Amerika. Punta naman tayo sa mga promotions. Kalimbawa, kapag gusto mong mag-charge nurse, parang sa Philippines tsaka sa Middle East, parang seniority yan, diba? Tsaka yung mas madaming number of years na experience. Parang ganun lang. Kung di ako nagkakamali, ganun. Tapos mga recommendations, ganyan. Pero dito sa Amerika, hindi ganyan. Dito sa Amerika, may chance ang lahat. Senior ka man, junior ka man, ganyan. Pwede kang, kasi dito, application. Pwede kang mag-apply kung gusto mo. Pero, syempre, kailangan, may mga requirements din naman. Kailangan na ano mo yung mga requirements. Halimbawa, kapag mag-apply ka ng charge nurse, at least 1 year na nagtatrabaho ka as a regular staff sa ospital na yun. Parang ganun ba? Pero I mean, hindi yung kailangan i-recommend ka ng manager, ganun. Pero mas maganda, syempre mas maganda pag gusto ka talaga ng mga ibang charge nurses, ganyan. Pero dito, basta kapag sa tingin mo naman ikaya mo yung trabaho, ayan, pwede kang mag-apply, ganyan dito. Hindi dahil ni-recommend ka ni manager o kaya dahil 10 taon ka na sa ospital, hindi ganun. Dito, apply lahat, apply ka lang kung kaya mo naman, kung sa tingin mo ikaya mo naman yung mga position na a-applyan mo. Why not, diba? Ganun dito sa Amerika. Equality of chances. Ganun.
Ayan, hello, hello po ulit. Kapag nagtataka po kayo kung bakit iba na po yung damit ko, ay nako. Yung anak ko, tinapunan ako ng iniinom niyang gatas. Oh my God. Kaya kailangan kong magpalit ng damit. Anyway, tuloy natin. Tuloy pa rin natin. Anyway, ang pang-anim at ang huli kong i-share sa inyo ngayon sa videong ito ay how to approach work or your colleagues dito sa Amerika. Alam nyo naman, iba po talaga yung culture sa work dito sa Amerika kung i-compare sa Pilipinas o kaya sa Middle East. Dito dapat palaban ka. Hindi pwede yung tatahit-tahimik dito. Kailangan you have to speak up. Dito kailangan talaga you have to learn to say no. And most especially, you have to learn to answer back pag nasa tama ka naman. Pero in the right way naman, in a proper way naman, para hindi naman ka disrespeto, di ba? Ano bang tawag doon? Hindi ko sinasabing, ay naku, bungangaan ninyo sila ha, pero dito, hindi pwede yung tatahit-tahimik ka lang, ay naku, huwag kang papayag, huwag kang otherwise, aabusuhin yung kabaitan mo, friend, ay naku, hindi pwede yan dito. Kailangan talaga mag-speak up ka. E tayong mga Pilipino, di ba, magagaling tayo sa trabaho talaga, matatalino tayo, di ba? Mababait tayo, masisipag sa trabaho, pero minsan, hindi tayo masyadong outspoken. Dito talaga kailangan maging outspoken ka. You have to speak your minds. Ay naku, andito na naman to. Torbo. Patapos na ako, ha? Anyway, tuloy natin to, ha? Kahit nandito to kasi hindi na to aalis sa akin. Sinasabi ko nga, dapat you have to be outspoken. You have to speak your minds when appropriate and still respecting the opinions of others on the same issue or on the same thing without being judgmental. Kailangan hindi ka naman magiging judgmental. Para at least mag-meet kayo halfway kapag magkakaiba kayo ng mga opinion, di ba? Ganun lang yon. Pero sinasabi ko, ay naku, huwag kayong tatahit-tahimik talaga dito. Kailangan speak up. Okay, so that's it for my video for today. And I hope may napulot po kayo kahit konti dito sa mga shinare ko ngayong araw. And again, to those of you who are new here on this channel, please don't forget to hit that subscribe button and let's connect. At muli po sa lahat po, salamat po sa lahat po ng mga nanonood ng mga videos ko. Thank you very much and see you again on my next video. Bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye. See you again next time. See you next time.